Magandang araw mga palangga. Welcome to Mama's Garden. Ako po si Mama's Flor, isang plant enthusiast. Ang channel na ito ay tungkol sa pagpaparami, pag-aalaga ng mga tanim at iba pang usapin na may kinalaman sa halaman. Sa araw na ito, ating pag-usapan ang do and don'ts of a variegated philodendron. At ating ding pag-usapan ang ilang mga tanim na nandito sa harap na ito'y mga halimbawa din o ilang mga tanim under variegated philodendron. Ngunit bago sa lahat mga palangga, pindutin muna ang notification bell at mag-subscribe sa Mama's Garden upang maging updated kayo sa lahat ng usapin sa ating channel. Alam niyo mga palangga, ang philodendron ay may 1,644 species. Ito pala ay galing sa Colombia at sa Venezuela. Ngunit ang mga philodendron ay nahati sa dalawa. Meron siyang variegated at meron namang hindi variegated. Ang ating pag-usapan ngayon ay ang mga variegated plants dahil ito pala ay mga maselan. Meron tayo ditong birkins, itong ating pink princess, ito ring ating fiddle leaf. Tapos meron tayo ditong variegated jungle boogie, itong ating variegated ring of fire, yang ating fiddle leaf, at ito ring ating Pindatum aurea. Ito yung mga halimbawa ng mga variegated philodendron na meron tayo dito sa garden. Ngunit mga palangga, napakarami pang mga variegated philodendron na hindi natin na-display dito na magaganda at mahal ang mga ganito mga palangga. Sa ngayon mga palangga, ating pag-usapan ang do and don'ts of a variegated philodendron. Ang variegated philodendron, ang unang dose ay kailangan natin silang ilagay sa init ng araw, ngunit magkakaroon ito ng net or matamaan siya indirectly. Dahil kung ilagay din natin sila directly na wala ding net, ito din ay maselan. Masusunog yung mga bahagi ng kanilang mga variegated parts. Ganyan siya mga palangga. So kung gusto natin na maging maganda ang kanilang variegation, ang init ng araw ay ang solusyon, unang-una. Ang pangalawa mga palangga, kapag nakita natin ang ating mga tanim na hiyang na siya sa isang lugar, huwag na natin itong ilipat-lipat. Dahil hiyang na siya doon, nakikita natin na maganda na ang kanyang variegation, huwag na natin siyang ilipat dahil may tendency na kapag ilipat natin, mawawala din ang kanyang variegation dahil masyak yung ating mga tanim. From mainit, ilagay natin sa malamig, or galing sa malamig, ilagay natin sa mainit, mawawala din ang kanilang variegation. Pangatlong do, mga palangga, kailangan din natin silang itanim sa mga paso. Dahil kapag hindi na sila hiyang nakikita natin na unti-unti nang nawawala ang kanilang mga variegation, kailangan natin silang buhatin at ilagay or ilantad sa mainit na araw na matamaan sila indirectly. So yun ang mga do, mga palangga. Punta naman tayo sa mga don'ts. Ano ba ang pinagbabawal itong ating mga variegated philodendron? Unang-una mga palangga, bawal din sa ating mga variegated philodendron ang sobrang pagdidilig. Ang sobrang water, iyan din ay sanhi sa pagkawala ng kanilang variegation pag lagi natin silang dinidiligan. So yan, ayaw nila yan. Pangalawa, iwasan din natin magdilig ng mga fertilizer na sagana sa mga nitrogen. Dahil alam nyo mga palangga, ang nitrogen pala, kapag ating itong dinilig palagi sa ating mga variegated plants, nakakawala din ito ng mga variegation dahil tumutulong itong nitrogen sa pag-produce ng mga green leaves. So later on, mapansin na lang natin na nawawala na yung mga variegation nila. So isa sila. Kapag tayo bumili ng mga fertilizer, titingnan natin na hindi siya sagana sa nitrogen. Another is, yun ding ating mga tanim na kapag meron silang mga anak, nanganganak yung ating mga variegated plants. Tingnan natin, kapag variegated ang mga leaves nila, pwede yun natin silang
kukunin at itanim dahil sigurado yun lalabas na naman ang sunod na dahon na variegated. Ngunit kapag sila'y nanganganak tapos green, wala, wawala na yung variegation, yan mga palangga. Hindi na tayo sigurado kung sisibol pa ba ang kanilang mga variegation o tuluyan ng mawala. Then another pang mga dahilan sa mga don't mga palangga, itong ding ating mga variegated philodendron ay mawawala din ang kanilang mga variegation kung tayo naman ay hindi mag-ingat sa kanila at atin silang putulin. Kung makita natin na marami na silang mga roots na lumalabas kagaya nito, tapos pinuputol natin, yan din ay sanhi sa pagkakasira ng kanilang mga variegation. Kung sakasakali man lumalabas na ang kanilang mga roots, ang tendency na gagawin natin o yung solusyon na gagawin natin ay palitan natin sila ng bigger pots upang sila naman ay patuloy yung kanilang mga variegation na lumalabas. Ang panghuling don'ts mga palangga, itong ating mga variegated plants na inilagay natin sa loob ng bahay at hindi sila natamaan sa sinag ng araw, sigurado ding mawawala ang kanilang variegation. So, ang solusyon na sa ating mga variegated plants, upang maging maganda sila mga palangga at maging matingkad ang kanilang mga variegation, ilagay natin sila sa sinag ng araw, provided may net tayo at hindi direct natamaan sa init ng araw. So yun mga palangga ang mga dahilan paano natin mapanatiling variegated ang ating mga tanim, ang do and don'ts of a variegated philodendron. Meron akong dito mga halimbawa, kagaya din itong aking jejantum, at saka itong aking red moon, at saka itong birkins. Itong red moons, frustrated din ako as plant lover dahil hindi talaga lumalabas ang kanyang red. So, inaakala ko nang binili ko siya, wala siya talagang red mga palangga. Ang inaakala ko, pag sa sunod na dahon na lumalabas, magiging red na siya. At yun pala ay wala na. So yun, another example is itong aking birkins. Ang birkins din ay nawawala din ang kanyang, unti-unti ding nawawala ang kanyang mga variegation. Dahil nakalagay siya sa shady area. So yung lesson learned ko dito, buhatin ko ito at ilalagay sa medyo mainit na lugar upang magkaroon siya ng variegation. Ito namang aking variegated jejantum. Ang unang leaves niya dito ay napakaganda yung kanyang variegation. Ngunit ang susunod, medyo nawawala na siya mga palangga. Lumiit yung kanyang variegation dahil naman siguro sa sobrang katabaan ng kanyang lupa. Take note na kapag ang lupa naman na masyadong mataba, mag-produce naman sila ng maraming mga green leaves at mawawala yung ating variegation. So yun ang aking mga lesson na natutunan dito sa ating pag-alaga ng ating mga variegated plants dahil ito pala ay mga maselan na mga tanim. So sana po'y sa ating pong usapin ngayon ay meron din kayong natutunan at magiging gabay din sa inyo. Sa inyong pagpili ng mga tanim, sa inyong pagbili ng mga tanim, siguraduhin natin na kapag siya ay variegated philodendron, variegated talaga na bili ninyo. Dahil hindi tayo sigurado na yung binili natin na wala palang variegation, iyan ba ay lalabas pa o tuluyan na talagang hindi na mag-variegate? So yan siya mga palangga. Sana ito din ay magserbing guide sa inyo kung paano natin i-handle ang ating mga variegated plants sa ating garden. Upang magiging maganda sila, magiging makulay ang kanilang mga dahon dahil ang itong mga variegated plants ay napakaganda kung atin lang silang inalagaan sa tama mga palangga. So sa inyo pong lahat, marami pong salamat. At huwag pong kalimutan, pindutin ang notification bell upang mag-subscribe sa Mamay's Garden. Bye-bye!